Guwapo, matalino, at higit sa lahat, macho. Nakikita mo naman siguro yung ebidensya, wag mo nang itanong kung bakit. Siya lang naman ang Flip Top's crowd favorite dahil sa kanyang karisma at galing sa pagpapatawa. Wow! Ako nga pala si Cyberflex at samahan niyo akong kilalanin ang isa sa mga nagpayaman kay Enigma. Walang iba, kundi si Sinyo noong hindi pa sikat. Magsasama pa tayo muli, tayo uli, sana'y di pa huli na maituwid ang aking mali, na maibalik ang dating ngiti ng labi mo. Yan ang nais ko, patawad ko sa tingin mo'y labis to, pero wala na akong iba pang ginusto ng gusto bukod sa iyo. Siya si Joseph Martin Cagasan, o mas kilala sa tawag na Sinyo. Siya ay ipinanganak noong May 31, 1994 sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga. Quick facts muna tayo, alam nyo ba na ang nickname niya na Sinyo ay ibinigay ng kanyang nanay? Ito ay dahil isa nga daw siyang tamad na miyembro ng kanilang pamilya. So, Senyorito talaga yun? At isa nga rin sa mga gawain niya ay ang pag-alis sa bahay at uuwi lang kapag gutom na para kumain. The Humble Beginnings. Pinasok na nga ni Sinyo ang mundo ng hip-hop kung saan napabilang siya sa grupo na kung tawagin ay PF Pro o Pampanga's Finest Production. Dito niya rin inalabas ang isa sa mga una niyang awitin noong 2012 na ipinroduce pa nga ni Crazy G ng Donggalo. At ito ay pinamagatang Puro Hangin Ka Lang. Unang-una sa lahat, ba't kagalit? Ba't kagalit? Ba't kagalit? Hindi mo ba kayang mag-rap nang hindi humihiyaw? Kahit lapsong kanin ang ginagawa mong pasigaw. Sa kabila ng mga tinatamasang biyaya ni Sinyo ngayon, ay naranasan niya rin daw noon ang life struggle ng buhay tambay, kung saan umabot pa nga daw siya ng pagpupulot ng sigarilyong gamit o nasindihan na para lang mahit-hit dahil nga wala siyang pera pambili. Passion versus career. As a young and starting hip-hop artist, naranasan din ni Sinyo ang isa sa pinaka-common na problema ng isang rapper. Walang iba kundi ang pagtutol ng magulang sa nakakahiligan. Dahil nga daw palagi siyang puyat noon sa mga gigs pero wala naman nakukuhang salapi. Dahilan upang masabi rin ni Sinyo na kung hindi siya naging tanyag na rapper ngayon ay baka isa siyang OFW. Dahil ito nga daw ang nais ng mga magulang niya para sa kanya at para na rin maiahon sila sa kahirapan. Into the Flip Top World. January 14, 2012, naganap na nga ang debut battle ni Sinyo versus El Dino sa Gapo de Gulat 2. Labas mo gilagid mo, try nating sampalin. Baka ang tingin nyo sa Gapo, di namin kayo kayang lamunin sa ganitong laro. Usahan kami sanay sa wasakan ng pagkatao, puta mo! Ito rin yung panahon na sinasanib-saniban pa siya ng iba't ibang Flip Top MCs. Pagsamahin natin si Righteous tsaka si Ngongi. Muna mo ha? Mapalag ka ma? Anyway, nagawa namang ipanalo ni Sinyo ang kanyang first battle sa Flip Top. Pero after ng unang battle at unang panalo niya, ay naranasan niya agad matikman ang unang pagkatalo sa kanyang next battle sa Ahon 3 kontra kay Max Ford. Ako ang inyong malaking trahedya, kahit lalaki ka, makakaranas ka sa akin ng dysmenorrhea. Pero ngayon, tangkad ka na. Ilang taon ka na kasi? 23? Oo, malaki na. Bibing-bibing. Dahil nga sa kanyang pagkabigo, ay napagtanto ni Sinyo na hindi lang siya pwedeng mag-rely sa kanyang freestyle palagi at kailangan niya na talaga maghanda o magsulat para manalo. The Rise of Sinyo Cagasan. Last month of the year ng 2012, sumabak muli ang isang sabik sa bawi na Sinyo sa aspakan na ginanap sa kanyang hometown pa mismo sa Pampanga kontra kay Rish. Papaputukan kita ng mga bara na sinulat ko kahit mag-ceasefire ka pa. Baril bibig mo? Nakakapagtaka. Kaya pala yung hininga mo amoy pulbura. Alam nyo ba tong si Sinyo merong cool na panata pag may dumaan daw na maganda sa harap ng bahay nila? Mag-jackpool sa bintana. Di na ako nag-jackpool sa bintana. Doon na ako sa pinto. Pero nung dumaan yung shota mo, doon ko na hininto. Isang new and improved Sinyo nga talaga ang nakita natin dito. Dahilan upang ilampaso ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang mga laugh trip jokes. Also, bukod sa pumalo ito ng 11 million views, para sa akin ito ang battle na nagset ng standard ni Sinyo. Dahilan upang mas abangan pa siya ng mga tao sa mga susunod niyang laban.
2013, tila nag-uumpisa na nga ang Senyo Fever dahil nasundan na naman ito ng isang laugh trip na laban versus JT sa Ahon 4. Pero sa tingin ko ang pangalang yon hindi sa'yo bagay. Dahil paano ka naging Soldier Boy, e Bisaya ka, dapat tawag sa'yo Soldier Boy! Wala na akong ibang masabi sa'yo pare kasi alam mo hindi ako nagsulat. Pero alam ko yung itlog mo may sugat. After ng kanyang pagkapanalo, itinaob niya si Batang Rebelde. Kaya para sa akin ay hindi ka isang tunay na makata dahil kung susuriin ay mas mababa ka pa sa payasong inaarkila lang para magpatawa sa tuwing kaarawan ng mga bata. Huwag mong sabihin pag nag-50 ka na, Batang Rebelde ka pa rin. Kailan ka ba magiging binatang rebelding hayop ka? At Andy G naman. Ano mo balik na gusto ko to? Tulog pagiging gwapo, hindi yan basta-basta. Hindi nyo lang alam yan ang pinakamalaking problema namin ngayon dalawa. Itanong nyo pa kay Abra. Nung sumikat si Smaglas, lahat ang bibilis at ang aangas. Ang ina mo, pag sumikat si Righteous, gusto ko gumanyang ka. Gumanyang ka! Kung makikita nyo, tila napakalakas na nga talaga ng crowd control ni Sinyo dito. Pero sa susunod na round ng isa buhay ay makakaharap naman niya ang natutulog na berdugo sa planetang pula. Walang iba, kundi si Aklas. Kasi kung sex life ang usapan, si Aklas masyadong malindi. Natikman niya na daw lahat, tao na lang yung hindi. Wala ka na bang lakas, Sinyo? Ding! 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 Kapusi! 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 30% pa lang ang pinapakita ko sa last ko. Tila nga ang malakas na hiyawan ay napalitan ng katahimikan matapos mag-joke si Sinyo at tuluyang i-shutdown ni Aklas sa laban. Ikinalungkot ito ni Sinyo dahil bukod sa pagkatalo ay hindi talaga maganda ang kanyang naging performance. Kaya humingi siya ng kapatawaran sa mga fans na nagpunta para sa kanya. Yun na lang, humingi na lang ako ng tawad sa inyo. Kung hindi nyo nagustuhan, talo na, sir. Time! Muling banat kaya Cross, pahinggan natin sa buhay tournament ito. Pero di nagpatinag si Sinyo dahil tila mas lalo siyang lumakas after ng pagkabigo at ipinanalo ang isa sa kanyang biggest battle versus sa isa ring joker ng flip top na si Rapido. Pag ako Lazar sa'yo, malapit na akong mainis. Mismo ang pagkakamater siyang gagamitin ko para magkalasag-lasag na yung bubuto mo. Gagamitan ka na ng mga barang babawi sa patpati mong katawan na nababanuto ng kababawan at iyong bababalang kaya kababangan sa damakmak ng mga barang naglalagabraban na nangyapak sa dip-dip-dip. Magpapauwi ka na rin? Hindi ka rin makapaghintay? Uuwi din ako kaso awatin mo yung shota mo, gusto atang sumabay! At sinundan pa muli ng isang panalo kontra kay G-Spot. Yes, yun po talaga ang pangalan niya. Pero may napuna ako, yung kabag sa tiyan mo, umakyat sa yung ulo, kaya medyo lumobo, pati si Delo, inaamon mo sa duelo, buhay pa siya pero, gusto mo nang palitan ang kanyang krono? Yang lintek mo na pormahan, kala mo talaga gangster na papatay. Paglalabas ng bahay, laging nakagang sa inyong kamay. The Battle of the Future. October 3, 2014, naganap na nga ang laban sa pagitan ng dalawang superstar sa larangan ng Flip Top Battle League. Ito nga rin ang matuturing na one of the most hype battle ng Flip Top sa history. Isipin mo, magbabanggaan lang naman ang dalawang crowd favorite. Anyway, bukod sa pareho silang Big Fish, ay talagang kabang-abang din ang laban na ito dahil pareho sila ng ginagamit na sandata, walang iba kundi ang Rebattles. Sabi nga rin ng iba, matatawag daw itong Rebattle Prince versus Inimprove na Delo. Kahit feeling hawak ang mundo nitong sinasanto ninyo, di nyo pa rin masasalo ang tagumpay. Kasi kung mapapansin nyo, ako'y kabilang globo na tagus pa, kaya butas ang kamay ni Santo Ninyo. Wala daw tapon sa bawat bitaw, kasi nga Einstein daw. P*** di wow! Pero wag ka, maingat na yan. Takot na sa konting stumble yan. Nakasuot lang ayan ng helmet habang nagte-temple run. Nagte-temple run daw ako, naka-helmet pa. Eto, flip top, bakit naka-mouthpiece ka?
Natalo man si Sinyo sa one of the biggest battle of his career, ay naging tulay pa rin ito tungo sa rurok ng kanyang kasikatan. Sa sobrang ganda ng laban, ito ay naging dahilan upang maging classic ang battle at pumalo lang naman ito ng 22 million views sa YouTube. At syempre, hindi lang yan, ay sinundan pa ng isang big fight kontra naman ngayon kay Zack Maestro. Pero bago yon, alam mo ba nung nag-aaral pa ako, 75 lang yung grade ko. Pero wag ka, half day pa lang yun, eh paano pag hinul day ko, pwede 150 na? Paano makita ang kinabukasan kung wala kang matanaw? Me, I'm from the vow, but I made a vow to reach outside of Mindanao. I've seen the past, but in the future, walang p***a, edi wow! At puro pataglish! Hindi mo ba kayang mag-English ng buo? Ano yan? Para pag nag-nosebleed, isang butas lang yung dudugo? Kayo ang dahilan kung ba't kami ni Sinyo ay nagsumikap. Kaya much love at mabuhay ang Filipino hip-hop. Flip top all five again para sa laban na yan! Nagawa nga itong ipanalo ni Sinyo via unanimous decision. At huwag ka, nag-hit din ito ng 22 million views, Enigma. Baka naman. Joker versus Jokers. 2015 to 2016, tila naging taon nga ito ni Sinyo upang makatapat ang mga kapwa niyang Joker sa liga o mga MCs na may mataas na sense of humor. Kung saan nakasagupa niya si Fruz. Tanan-tan-tanan! Tado! Kasi nakakapagtaka kung paano nagka-love life, yamukha mong bantag life! Tsaka sa lahat ng joke na sinabi mo, isa lang ang masasabi ko, pre. Eh, tingi eh. Medyante pala to eh. Flip G. Sinyo, kamusta? Konting diet na lang, patay ka na. Sa payat mong yan, tatangayin ka ng hangin, honestly. Siguro galit ka sa electric pa na naka number 3. Ako, pag nag-comedy, malabong ma-OP. Parang si Andrew E. Laging in the place to be. Kaya sinyo ba ang At syempre, si Zaito. Alam mo bang magmula nang tinanggap ko tong laban namin, ako'y nakaramdam ng isang masamang pangitain. Sa sobrang payas ni Sinyo, hindi to tatamaan ng bala sa gera. Marami tong pwedeng gawin, kaya na ito magtago sa pintura. Although natalo siya kontra kay Flick G, ay nanalo naman siya versus Cruz at Zaito. At syempre, isa na naman itong monster hit kung saan nakapagtala ito ng total of 35 million views sa taong 2015 at 23 million views naman sa laban niya kay Zaito. Oh man, ang ganda ng laban na ito. The most controversial battle. February 2, 2017, nagarap na nga ang isa sa pinaka-controversial na laban sa history ng Flip Top kung saan muntik pa nga umabot sa demandahan. At ito nga ay sa labanang Sinyo versus Sheyi. Kasi ngayong gabi, leeg ang babaliin ko. Kaya pag sinabi kong pangit asawa mo, real talk yun. Wala akong pake ko sa kanya'y umabot. Sa sobrang baboy niya, yung screen ng cellphone niya, puro kulangot. Oo, mataba asawa ko. Pero at least may kama ka na, may unan ka pa. Di naman siya katulad pangkama lang talaga. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. 3 hours lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Talagang sinulit ko ng gusto. Nilamas-lamas ko yung bro, sabay hawak sa magkabilang na parang nag-yo-yoga. Grabe talaga yung laban na ito. Kumbaga, isang brutal finish ito kay Sheyi at kay hindi ko nasasabihin. Oy, lagot ka sa tatay ni An. Anyway, isa ito or ito na nga ata ang most viewed battle sa Flip Top history na may over 46 million views sa ngayon. Advance ako mag-isip. Sir Enigma, baka naman. Bahala kayo sa buhay niyo. The Dynamic Duo.
Year 2017, nagsanib puwersa ang superstar na dating magkatunggali na sina Sinyo at Tipsy D upang subukang maiuwi ang kampyonato sa Flip Top 2x2 Tournament. At unang-una nga sa listahan ng makakatapat nila ay sina Alex at Fangs. Pero kahit na, papalag pa rin kami, wala ng oras sa pagtago kay kung pamugas ng inyo do, Badshata. Pambugas ni Amo! Sino dito ang pumunta? Para sa Bars! Jokes! Bars! Jokes! Bars! Jokes! Bars over Joe o jokes over Bars! Nag-uusapan pa ba yan? Eh kayang-kaya naman namin paksabayin niya! After advancing sa tournament, makakalaban naman nila ang dalawang bad boys ng Flip Top na sina Price Tag at Chris Delano ng Shots Fired. Lakas mo pa mambastos ng babae! Anong feeling mo yung mukha ng asawa mo pang marketing? Baka nakakalimutan mo, ikaw lang yung Joker na may matabang Harley Quinn! Pero sir! Pero sir! Alam mo bang may dalawang uri ng tanga? Believe nga kami sa'yo eh! Napagsama mo sila! At dahil nga sobrang classic na naman ng battle na ito, ay pumalo lang naman ito ng 20 million views. Moving forward, ang susunod naman sa kanilang listahan ay sina J. King at Romano ng grupong 3GS sa 2x2 semifinals. Aspakan to, sabi mo sa kanya, di ba mahihin siya? Tapos kinampihan mo, edi mas malimbing ka! Kaya paano mo nasabing ikaw ang sinyong pinagaling at pinalakas? Tino mo nga itsura mo, mukha ka mag-audition sa commercial ng 3 pataas. After ng kanilang pagkapanalo, ay dadako na sila sa kanilang huling katunggali na sina Shernan at Mzite ng grupong 3GS uli sa finals ng Flip Top 2x2. Ang itsura yan! Ganito magiging itsura ng Santo Niño pag nag-Super Saiyan! Sa akin kayo panis! Mas mukha daw silang artista, tama ka dyan, Charis! 7-2, Shernan Mzite! Tila hindi inakala ng marami ang pagkatalo ng super team na Sinyo at Tipsy D. Dahil sila nga talaga ang expected na manalo dito. Ngunit tila kinapos at talagang hindi umubra ang mga hinanda nilang bara sa lakas ng mga ipinakita nila Shernan at Mzite. 2018, muling nakita sa eksena si Sinyo pero this time sa larangan ng musika naman kung saan featuring siya sa isang kanta ng Chocolate Factory na pinamagatang Pag-asa. Ano man ang sabi nila, kahit mukha ng tanga, alam mong nag-iisa ka, di ka dapat mag-alala, di na to mag-ibabay ka. The Comeback. 2019, muling bumalik sa pakikipag-rap battle si Sinyo sa one-on-one match versus Rising Star at comedic MC din na si Nikki. Ako yung Batman ngayong gabi, tatapusin ko tong rapper! Rapper, 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 hindi ako predictable! Hindi ako predictable! Ghostwriter ko daw si Zack. Matagal ko na yung pinatay. Tapos na yun, bay, ako na ang rason ngayon kung ba't may pakusganay! 5-0, magingay tayo lahat para kay Sinyo. Love and Life. Sa usapang love life naman ay kasalukuyang happy happy naman ngayon si Sinyo with Miss B. Pwede ba kung saan mo harang buwan? At syempre kasama din ang kanilang cute na anak. At syempre, isa na rin siyang successful businessman ngayon dahil si Sinyo ay isang owner ng napakagandang clothing line na Real Jokes Clothing. Baka naman. Uy, joke lang ha, hindi ako buraot. Pero siguro kahit size large, pasok na sa akin. Sinyo's Last Battle. Dahil sa dami na nagtatanong sa kanya kung kailan at kung sino nga ba ang kanyang susunod na ibabattle, ay sa wakas, sinagot niya na ito sa kanyang live. Ayon kay Sinyo, ang nais niya daw makalaban sa susunod ay si Apex. Nako, mainit-init na sagupaan to at talagang magkakaalaman kung sino ang mas malupit na joker sa liga. Ano? Rap battle to? Pwede ko sabihin ng kahit ano? Sinyo, isa ka malaking poser mo! Muli akong bumalik para sabihin sa'yo na walang iba kundi ako ang tunay na joker sa liga na to! At ang susunod naman daw is ay ang rematch niya kay Tipsy D. Dalawang battle na lang gusto kong mangyari sa buhay ko.
Apex, tapos Tipsy D, last battle ko, Tipsy D rematch. A very exciting battle plan ni Sinyo. Anyway, bumattle man siya muli o hindi, napakalaki na ng iminarka ni Sinyo. Hindi lang sa diga, kundi sa puso ng bawat hip-hop sa Pilipinas. Gawin nyo dahil gusto nyo. Huwag nyong gawin dahil napipilitan kayo. Kasi pag ginagawa nyo nang hindi kayo nag-e-enjoy, walang mangyayari. Gawin nyo dahil gusto nyo. Dahil sumikat ka man o hindi, nagawa mo pa rin. Yun yung ano eh, kumbaga para... Ako nga pala si Cyberflex na gusto ka mabaha ang video na ito. Kung oo, i-like mo na to. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.